So mga tol, nagkita na nga po at nagkaharap ang kampiyon ng WBA Super Light Heavyweight na si Dimitri Bibol at mandatory challenger nito na si Surdo Ramirez habang nasa harap nila ang titulong paglalabanan nila. Sa November 5 na nga po nakatakda ang bakbakan, mapapansin sa litrato na matangkad pala itong si Surdo Ramirez. Kaya marami tuloy ang nagsasabi mga tol na baka hindi daw kayanin ni Bibol itong si Ramirez. Pero may mga nagsasabi naman na tatalunin daw ito ni Bibol gamit ang kanyang experience. Samantala, nagkaharap na nga din po si Mayweather at ang makakalaban nitong MMA fighter ng Japan na si Mikuro Asakura. Sa face-off nga po nila na naganap, parang mananapak na ang hapon habang nagtititigan ng dalawa. Masyado naman protected itong bodyguard ni Mayweather mga tol. Hindi pa nga dumadapo ang kamao ng hapon sa mukha ni Mayweather, tinulak na nito si Mikuro Asakura. Sa September 25 na nga po magaganap ang salpukan ng dalawa sa Japan bilang isang exhibition match. Kung matatandaan din mga tol na tinulungan nga ni Manny Pacquiao itong si Mikuro Asakura at binigyan ng tips kung paano labanan itong si Mayweather. Sa kabilang banda naman mga tol, ang YouTuber na si Jake Paul na naging professional boxer na ngayon, napapabalitaan na makikipag-showdown sa former UFC middleweight world champion na si Anderson Silva sa darating na October. Ngunit hindi pa malaman mga tol kung saan venue idadaos ang laban sa USA. Kung matatandaan mga tol, nakalaban na dapat ni Jake Paul itong si Hasim Rahman Jr. noong August, ngunit na-cancel ang laban nila weeks na lang bago ang bakbakan. Dahil hindi nasunod ni Rahman Jr. ang weight limit na napagkasunduan nila. Napipisil nga din po ni Logan Paul na gusto nitong ipalaban ang kapatid niyang si Jake Paul sa isang social media influencer na Pinoy na si Salt Papi na nagbigay ingay din sa boxing matapos manalo noong nakaraan na impresibo kung saan 29 seconds lang din dinimolis ang kalaban na si Andy Walski. Agad-agad daw tinawagan ni Logan Paul itong Pinoy upang labanan ng kapatid niyang si Jake Paul. Wala namang sinabi mga tol kung papalag itong si Salt Papi. Sa kabilang dako naman mga tol, tahimik nga po ngayon si Casimero. Hindi man lang nagla-live or nagpo-post sa kanyang social media account, pero ang mga adviser na ito mga tol at malalapit niyang kaibigan ay active sa pagbibigay impormasyon. So ayon nga po dito sa malapit na itong kaibigan at kinikilala na ding adviser na si Nimuel Ipagiri, tiyak na may laban na daw si Casimero at hindi matatapos ang taon na ito. Proper announcement na nga lang daw ang hinihintay, kundi manager ni Casimero ang mag-a-announce. Quadro Alas It's My Boy o ang Quadro Alas TV Vlog Channel sa YouTube. So yun lang daw ang maibibigay niyang impormasyon. Pero may petsa na daw ang laban ni Casimero mga tol, kaya hintayin na lang daw natin. Kundi 1 week, 2 weeks, malalaman na daw natin ang balita. Ma'am Batsheba, ayaw ko magbigay ng mga clue. Basang ang kaya ko lang i-divulge, may laban at petsa na, at meron ng venue. Pero hindi ko kayang sabihin kung outside ba or sa US. Doon sa pagtitiyak na yon ni Sir Stephen Lunas, Sir Mappy, nakita ko guys, sa mga mata ko mismo, kung anong petsa at saan po gaganapin ang laban ni Quadro Alas. Bukod dito mga tol, napapabalitaan din sa mga boxing groups na mukhang magiging undercard daw si Casimero sa susunod na laban ni Usyk, kung saan pinost pa nga po ang picture ng tatlong alaga ni Egis Klimas na sina Usyk, Casimero at Lomachenko. Ayon pa nga sa mga boxing fans mga tol, marunong daw kumilate si Klimas ng mga magagaling na boksingero, kaya nga daw kinuha nito si Quadro Alas dahil mapapakinabangan daw ito.